Hello guys, magandang araw sa inyo. Ngayon ay re-review natin tong aking biniling Daytona Ultra Drive na CVT clutch. Ito ay in-order ko pa sa Indonesia. Kevlar carbon clutch shoe. Yan. Ang sabi dito, Kevlar ang clutch niya. Yan, ito yung box niya. Ang modelo ay pang Barrio 125, all new Barrio 150cc. Sa Pilipinas ito ay tinatawag na PCX, saka Honda Click model. Yan, ito yung number niya, 4632 ang model code. Daytona. Yan. And buksan natin yung kanyang seal. Meron siyang proteksyon na styro. Ito ang silica gel para sa hindi anti-moisture. Ito yung kanyang composition. Yan, Daytona. Maganda yung kanyang ganda yung appearance ng metal. Medyo humigat din siya. Mamaya titignan natin kung ilan ang timbang nito. Ito yung kanyang carbon clutch. Sukatin natin. Sukat niya ay 50 millimeter by 20. Specific, pwedeng gamitin to sa Crucim 150, pero hindi siya pwedeng gamitin sa mga Super 8 saka sa Kimco, kasi ang Kimco kaiba yung damper niya. Mas malapit dito. Dito sa area na to. Yan. So suitable to sa PCX saka Honda Click 150 saka 125. Sa Indonesia kasi ang tawag doon Barrio. Honda Barrio. Yan. Ito yung kanyang appearance. Ganda siya. Ayan. Para parehas naman ang sukat. 20. Saktong 20 millimeter. Tapos 50 ang kanyang length. Ang kanyang height naman. May 4 mm, 4 millimeter na sakto. Yan. Ito yung Daytona clutch. Sa Kevlar kasi mas magandang gamitin ang mga carbon clutch kasi mataas ang resistance nito sa init,
saka mababa ang sleeping niya. Ibig sabihin, hindi siya masyadong madulas sa clutch kahit i-stock. Sa mga scooter na gumagamit ito, ang kadalasang gumagamit ito yung mga sa nagamit kong scooter 400cc na Maxim 400 ng SYM, ginagamit nila ay carbon clutch. Yan. So ngayon, first time kong gagamit ng carbon clutch sa aking Cruisim 150cc. Maganda ang review ng produkto na to, kaya susubukan natin gamitin. Ito yung mga specs na info na nakalagay dito sa manual sa kanyang lalagyan. Higher friction performance, higher temperature resistant, reduces slips, extend life, sabihin mas matigas siya kaysa doon sa stock. Ginagamit dito sa karera sa Indonesia. Mga nag-scooter doon, ito ginagamit nila. Yan, ito yung Facebook ng Daytona Indonesia. Actually, dito sa Pilipinas, hindi pa ito masyadong na-market. Kaya naisipan ko mag-order sa Indonesia para masubukan itong kanilang clutch. Kasi dati nung time ng mga 90s, kilala yung Daytona dito sa mga knuckle bearing, sa mga brake pads na mga Krypton, mga Yamaha, mga F1CR. Yan ang itong gumagamit ng Daytona noon. Saka yung tri-spokes na Daytona na mags nung araw, mga 90s. Yan. Matitigas yung clutch nung mags na yon dahil gawa ng Daytona. So ngayon, nakakita ko nito sa internet. At sinubukan kong mag-order. So medyo matagal nga lang dumating, pero worthy naman yung paghihintay dahil okay naman yung na-deliver na items. Ito talaga yung hinahanap ko na clutch. So yan, re-review natin to pag ikinabit ko na sa clutch ng aking scooter na Cruisim 150cc. Sige guys, next video natin, i-video natin yung paano ikinakabit ito sa CVT ng Cruisim. Pang click 150, pero pwede palang gamitin sa Cruisim 150cc. Okay, yan lang muna.
Thank you.
Yeah.